Mag-aapat na dekada na ang Piggery sa barangay Alupay, Rosario, Batangas na pagmamayari ni Katherine Canarias. Kumpleto sa nutrisyon at bakuna ang kanilang mga alagang baboy para mapanatiling malakas ang resistensya ng mga ito. Ang aming recipe sa aming pagbababuyan ay yung genes ng aming baboy. Aming ini-improve ang genes ng aming baboy. Tapos ang magandang nutrition sa feeds. Kami ang gumagawa ng sarili naming guilt. Kami din ang nagbe-breed. Hindi kami bumibili ng similya sa labas. Mahigpit ning ipinatutupad sa kanilang babuyan ang kalinisan ng paligid para maiwasan ang pagkakaroon ng mikrobyo at viruses. Ngayon ay mas dodoblihin pa ang gagawing pag-iingat ni Katherine sa pag-aalaga ng kanilang mga baboy. Ito ay dahil sa napabalitang African Swine Fever na kumakalat sa China, Russia at iba pang mga bansa sa Europe. Mahigpit ang utos ng Department of Agriculture sa tinatawag na BABES program para maiwasang makapasok sa bansa ang mga kontaminadong karne ng baboy. Ipinagbawal na muna ang pag-iimport ng karneng baboy at processed pork products na galing sa 13 bansa na mayroong African Swine Fever. Ang ASF, African Swine Fever, it's caused by ASF virus and it's only infective in other pigs. And this specific viral infection is very infective sa wild and domestic pigs and it causes hemorrhages. So hemorrhagic fever ang kanyang cause. Agosto na nakarang taon na magkaroon ng African Swine Fever outbreak sa China. Nabahala ang mga ASEAN countries, kabilang na ang Pilipinas sa pagkalat ng virus. Transmission is caused by direct contact. So, ibig sabihin, one pig to another, nagkaroon sila ng contact. Second is possibility of biting flies and also yung tinatawag na ticks. Fortunately, wala tayong kuto sa baboy. Pwedeng maging carrier ng African Swine Virus ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang kasuotan, sapatos o bota. Ang mga vectors kasi ang tawag doon, carriers sila. So kung may langaw doon, tumapo doon sa tain nung merong African Swine Fever, tapos nag-transfer sa kabilang farm, possible yung transference papunta doon sa kabilang farm. Dagdag pa ni Doc Joy, ang baboy na apektado ng African Swine Fever ay may lagnat, walang ganang kumain, may pulang pantal sa katawan at may internal bleeding. Tinatawag po namin petechial hemorrhages, nagpapantal yung extremities, tenga, yung merong sa merong mga arms niya, sa legs. In 2 to 10 days time, mamamatay yung baboy. Delikado siya dahil umaabot ng 100% mortality sa baboy. Binabantayan na rin ang mga pasahero ng eroplano na galing sa ibang mga bansang may African Swine Fever. Pinaiiral na ang biosecurity measures at naglagay ng disinfection foot mats. Sa ating po mga travelers, mga kababayan, OFWs, we refrain from bringing meat and meat products, especially those coming from ASF infected countries. Tulong na po natin ito sa ating bansa kasi very devastating po ang effect ng African Swine Fever kapag po nakapasok sa ating bansa ito. Ayon sa Department of Agriculture, hindi naman na isasalin sa tao ang African Swine Fever. Hindi po siya contagious sa tao. So kahit po kayo ay aksidenteng makakain ng karne na mayroong African Swine Fever, wala pong mangyayari sa inyo. Sa gaya ni Katherine na may piggery business, importante na bantayan ang kalusugan ng kanilang mga alagang baboy. Hiling niya na sana ay magiging mas mahigpit pa ang ginagawang monitoring sa mga international airport at sa mga pantalan.